Napanood ko sa balita, mga kabrid. Masama pala talaga sa katawan ang pag-inom ng alak ng sobra-sobra. Kaya napag-isip-isip ko, mula ngayon, hindi na ako manunood ng balita. Good morning mga kabrid, panibagong araw, panibagong vlog. Ito tayo ngayon, update ulit, ikot sa ating mga manukan after nating magpakain. So, bali, yung daily routine natin, lagi nating ginagawa na sana hindi tayo ulit mabawasan ng ating mga sisiw. So, ready na to, minamadali na natin yung ating kulungan. Sana pagpalain tayo na mas mapadali ito kasi kailangan na natin silang maibukod-bukod, lalo na yung mga lalaki natin. Focus na tayo ngayon sa pagpapalaki sa ating mga sisiw. Research na tayo dahil wala tayong idea pa, wala pa tayong alam. Inood-nood pa tayo sa YouTube, nagre-research na tayo kung paano at ano ba ang mga kailangan. Tamang patuka, lagi natin i-consider ang tamang patuka kasi malaking tulong yan sa development ng ating sisiw. Kasi ang target natin is maiwasan talaga at maibigay talaga natin ang tamang pakain, pag-aalaga sa ating mga sisiw para hindi tayo magkaroon ng pagkabansot o kaya malnutrition sa ating mga sisiw. So tamang pakain, stag developer yung puna po, crack, yun ang isusubok natin. So nagtatry na tayo mga kabrid kasi kaya naman nila, pero ang gawin pa rin tayo sa pag-a-adjust nila. Naghahalo pa rin tayo, meron pa rin tayong GMT to, tapos hinahaluan natin ang stag developer hanggang sa maging masanay sila, hanggang na natin sila sa pilit po. So tama nga, vitamins din, multivitamins, tuloy pa rin tayo sa paglagay ng multivitamins natin kasabay ng kanilang painuming tubig. Gumagamit po tayo ng Bitmin Pro powder, hinahalo natin sa ang isang sachet po ay hinahalo natin sa 3-4 na galon, ganun. So ganun pa rin yung mga broad cap po natin, at broad din is nakaano na sila, naka-maintain na lang po sila, hindi na natin sila pinagpapato kasi stop na nga po tayo sa pagpapabreed. So bali, antay na lang po ako sa brood hens natin na magtigil sa panghihitlog. Yung maglilimlim, palilimlim natin kahit mga 3 piraso, 2. Yung hindi maglilimlim is i-reset po natin sila, paligo, turok, sabay-sabay po natin yung ginagawa. So ang ginagawa ko po sa aking backyard na maliit ay sa 2 bihis akong sa isang linggo siguro. Hindi bababa sa 2 na naglinis po ako ng kanilang patukaan, painuman. 2 bihis din sa isang linggo ako naglinis ng kanilang mga ipot. So ang ipot natin is properly naman para sa akin. Properly naman siyang ayos. So ang hygiene natin sa ating mga manok is ang laking bagay kasi po ng hygiene ng manok. Yung mga ipot nila napakalat-kalat o kaya na-stagnant or natutubigan ba. So kailangan natin ilayo yung painuman tubig sa kung saan sila umiipot kasi yun ang nagiging isang paano na para mabaho yung ipot nila pag natutubigan. So ang sa akin is ang kulungan ko po ng mga brood cock is paislanting po yung kanilang paiputan. So bali halimbawa matubig ang kanilang ipot, nagmababa po yung tubig na po yun,
tapos yung ipot mismo is nadadry. Yun ang kinakahi ko po. Mayroon po akong baldi na kinukutsara ko po yun. Yung sandok, nilagyan ko ng kawayan na maliit. Inaano ko po yun na kinukutsara, nilalagay sa baldi. Tapos mayroon po akong hukay na malalim. Doon ko po sila pinagsasabay-sabay pag tapon po yung mga ipot natin po. So, hopefully, dahil nakakuha tayo ng kawayan ngayon, nakabili tayo sa ating medyo malayo na rin na kapitbahay. Sakto ng patrol siya nang nagbilin siya ng mga kawayan. Nakabili tayo ng medyo ayos ang presyo po. Yun, bumili tayo ng dalawa na target natin ngayon is magawa yung pangatlong palapag ng ating kulungan. Tapos, ganun po. Ang pagpapaturo ko naman po, dalawang bisis minsan, isang bisis minsan sa mga broadcast natin. Dalawang bisis o kaya isang bisis sa isang linggo po. So, okay naman ang akin, ang para sa akin, ang hipo ko sa mga manok. Sa ano lang ngayon, okay na. Nung mag-release tayo, parang bibi-bibi pa natin ang mga broadcast natin kasi kailangan nga natin ibigay ang yung lakas nila. Kaya ihinihanda natin sila sa pag-broad. Breeding. So ngayon okay na. Maintain na lang tayo sa ating patuka. Ang patuka ko po sa aking mga brood cock is 5 kilo or 6 na kilo na inerton o kaya hagibis o yung ano ready mix na power pellets. So yun ang ginagawa ko. Tapos bumibili po ako ng isang balot na halimbawa sa 5 kilo. Bumibili rin po ako ng platinum, kalahati lang po nung inilalagay ko or isang piraso po. So maintain ko po yun, maintain po natin yun. Tapos sa yung itsura naman, sa halimbawa naman kasi may monitoring naman tayo lagi natin minumonitor nating mga manok. Pag nakita ko po na medyo maputla-putla po siya, doon po ako sumasalang ng multivitamins po, tableta po, both po sa broad hens at sa broad cock. Yung ating mga sisiw, which is may nagtitilaok na po, monitoring pa rin tayo habang nag-aaral po tayo sa YouTube sa mga tropa natin kung kailan ba natin sila pwedeng i-vitamins kasi may tamang gulang para lagyan natin sila ng calcium, may tamang gulang para itali natin sila, may tamang gulang po para sa cording. According ng ating mga sisiw. So bali isa ngayon kasi po ngayon nga nagdidevelop sila para maging isang tari-tari ba. Yung katawan nila mostly is naglulugon yung mga sisiw natin. So mapansin ko naman po yan sa pag naglilinis po ako ng kaiputan is nalalaglag na napupulot po tayong mga feather nila. So hindi sila pwedeng hawak-hawakan kasi lugon-lugon nga sila yung sakit ng katawan nila. Yung siguro yung isang dahilan din na nagpapaluan ng ating mga sisiw. So ang nakita ko ng problema sa mga sisiw natin kaya nagpapaluan sila is yung ano nila, yung pakain is mainit sa katawan yung pigs natin. Dumadating doon sa punto na mainit sa katawan. So lagi tayong nakamintin sa tubig. Sa sisiw naman po, huwag nating iwawala lagi yung kanilang painumang tubig. Malinis at laging meron. Hindi sila pwedeng patayuan kasi doon talaga sa tubig nagsisimula ang pagdevelop ng kanilang mga katawan. Lahat ng nutrients kasi mga kabrig is sa tubig na dumadalo sa katawan nila, yun ang nagdi-distribute kung paano umiipikto ang ating mga vitamin sa manok kung paano siya na, so kailangan hindi sila dry. So do ano naman po, lagi tayong kasi wala po tayong idea first time natin. So aral, apply, monitor. Aral sa YouTube, nood, apply sa manok, monitoring. So doon pa lang natin makikita kung effective o hindi. Ang effective, ituloy, i-maintain. Ang sablay, ang hindi natin nakikitaan ng development isa palit. Aral ulit, ganun lang, ongoing. Tayo naman isa nagbangga lang ng brand ng manok, lahi ng manok, which is
parang line din natin ang sarili ba na parang sa atin din. So halimbawa maging successful lang siya, i-maintain natin. Ganun nga ang sinasabi ko, hindi muna po tayo magpapakawala ng ating mga broad hints tsaka broad gap, kasi hindi pa natin nakikita ang talagang kinalabasan. So pag nakita natin na itong mga sisiw is good naman ang mga height, kasi yun naman ang pinaka prior ko, ang height tsaka katawan. O siya mga kabrid, sa susunod naman po, maraming salamat. Tuloy-tuloy lang po nakin ang ganito, tapos konting share sa idea ko, sa pamamaraan ko. Thank you po.